Pahayag, mga kababayan. Mga kababayan. Sabi niya, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit, kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. So, ang sabi niya dito mga pre, hindi daw po, no? Hindi daw po katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas. Okay? Hindi daw po kasi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas dito. Ah, tingnan nga natin kung hindi gumamit ng dahas si Sarah. Ha? Aguy. Ay, pwede dito maging boxer. Ano ba yan? Hindi ba dahas itong nakikita natin ngayon? Hindi ba ito dahas itong nakikita natin ngayon? Ano to? Ali, diri! Wow! Ano itong nakikita natin? Hindi ba dahas ito? Sarah naman! Pinapahiya mo yung sarili mo! Ano to? Sarah Duterte! Anong ali-diri? KFC? Ayaw, UFC pala. Akala ko KFC, sorry. Akala ko KFC! Wait lang. Hoy, salamat po ha sa 1,300 thumbsack natin dyan. Maraming salamat po. Uulitin ko. Ang sabi niya, di katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas. Sa kanya mismo galing yun. Pero bakit ginagamitan niya ng dahas etong tao na nasa video na to? Sinuntok niya po sa pagmumuka. Susuportahan naman kita, Sarah. Kung magbaboxing ka, number one mo akong supporter. Diba? Ano to? Anong ali-diri? Ano to? Boxing? Tuloy natin. Hoy! Ay, grabe. Antapang talaga, no? Ulit. Tingnan nga natin ito. Wait lang. Tingnan nga natin. Sabi niya dito, di katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas. Bakit may dahas dito? Ano ito, Sarah? Balik nga natin. Panoorin natin. Let's get ready to rumble! Uy, grabe, kawawa yung lalaki. Oh. Hindi na nga pumalag eh. Oo, siya pala yung gumaganon-ganon, no? Lakas! Ano to, Sarah? Ano to nakikita namin dito? Ginamitan mo ng dahas! Tuloy natin! Tuntua pa yung mga tao dyan. Kasi proud na proud kay Sarah noon. Yes, ang tapang ng aming Sarah, pero ngayon yung iba dyan, dismayado na po. Tuloy pa natin. Ayaw! Ayaw lagi, dali. Ako kang suntukon ba? Ali, dali. Ayaw! Yan, may batas po tayo. Huwag kasi ilagay
sa kamay yung batas porket mayor ka noon. Hindi ko alam, mayor ba siya noon o tatay niya yata, no? Huwag kayong ano, dapat minamahal nyo yung mga kapwa nyo tao. Kayo yung nandyan sa tuktok, mahalin nyo yung kapwa nyo tao. Huwag kayong magbida-bida kasi ang lahat nadadaan naman sa usapan, sa maayos na usapan, di ba? Pero ito, idinadaan mo sa dahas. Sara Duterte. Di ba? Oh. Wala yan. So, eto na. Isunod po natin ito. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong patungkol po ito kay Sara. Ito po yung karugtong ha. Karugtong po ito. Ng kanyang karahasan. Punta na po ito tayo na sa ating talakayan. Makakasama na po natin ang Regional Director ng PNP PRO 11, si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Good morning, sir. Si Christian po ito at si Jeff. Tama. May mga nagagalit dito, mga tanga dito sa comment. May mga nagagalit. Alam niyo kung bakit? Kasi binuking ko yung sikreto nila Sara. Although alam na po ito ng lahat. Kaya nga lang, merong mensahe si Sara dito na wag daw idaan sa dahas. Eh kaso may karahasan siyang ginawa nung nakaraang mga taon. Kaya gigil na gigil itong mga tanga na mga viewer dito. May mga basher dyan eh. Alam niyo kayo, gagawin ko lang kayong laruan. Oo. Kayo yung ano ko dito. Kayo yung pulutan ko. Gigil sila kasi nabutasan yung kanilang Sara. Butas! Yan! Yan yung napala. Good morning, Jeff. Sorry na hindi ko nakuha ang pangalan ng co-anchor mo. Christian, sir. Christian Yosore, sir. Christian? General. Apo. Yeah. Yes, General. Yeah, oh. Good morning, sir. Good morning. Ano pong latest dito sa ating ginagawang operation dyan sa KOJC compound? At so far po ba ay may sighting na tayo kay Pastor Kibuloy? Wala pa tayong sighting, but that's why we are continuing on the search now for him using the equipment that we are bringing in. Meron tayong ground penetrating radar at saka yung aso. Tingnan natin kung matrack natin siya using our sniffer dogs. Opo. General, 30 ektarya ito, no? Tapos higit 4 na po na mga gusali. So far, ilan na po yung mga napasok natin? Tsaka ano-ano na po yung mga nakita natin doon na posibleng ebidensya na o magagamit po natin sa investigasyon? Well, sa ngayon, hindi muna natin tinitingnan ang mga ebidensya ang gusto natin. Wala naman tayong hinahanap na mga bagay-bagay dito. Ang hinahanap talaga natin ay si Pastor at ang mga kasama niya kasi gusto nga nating i-implement ang warrant of arrest nito sa kanila. Opo, pero gaya po ng binanggit nyo kahapon sa ating programa, talagang tiwala po kayo na nandyan pa rin po sa loob ng compound si Pastor. Andito po, andito yan. Andito po siya. Nanonood at magmamasid lang yan sa kanyang... Ganun po kakampante si Torre, no? Kaya nga, ipinupush niya nung namahuli na si Kibuloy. Oo. Actually, dapat si Kibuloy naawa na sa mga miyembro na kasi marami nang marami nang hinimatay at may namatay. Dahil yun nga, no, kulang sa tulog, kulang sa kain. Pero wala tayong magagawa kasi every time na may nahimatay, may namatay, ay matutuwa po si Kibuloy niyan. Para yun yung gagamitin po nila na panlaban sa gobyerno, para masisi po yung gobyerno. Ganun po yun eh. Oh. Pinagtataguan. At siya naman ay binabantayan ng kanyang mga supporters. Opo, yun nga ang nakakalungkot dun. Yes, sir. Opo. Sana nga ako'y nananawagan na batas, kung gusto nilang rule of law, i-uphold ang batas, di magsimula na kagad sa kanila at di submit to the rule of law, to the order of the court. Kasi yan naman ang ultimate arbiter ng batas. Opo. May na-report po, General, na may isang KOJC member ang sa kasamaang palad po ay binawian ng buhay kahapon. Pero nilinaw niya na po, no, na ito ay walang kinalaman po dyan sa mismong operasyon. Ito po na ito, sabi ni Emil Marana, Idol, manawagan ka sa mga pulis na mag-ingat sila kasi
pwedeng painan sila ng mga gamit or pera para mabalikan sila. Actually, yung mga kapulisan po natin na pumasok diyan sa kingdom, hindi po ganun yung mga yan na pag may pera kukunin nila, pag may mga gamit kukunin nila, hindi po. Kasi hindi po yan yung tinuro na ni Tore sa kanila at ng ating mahal na Pangulo. Okay? Ang ating Pangulo po matino. Pag matino po yung Pangulo, ibig sabihin pati mga kapulisan, matino din po. Diba? Tingnan mo sa panahon ni Digong, naging salbahe yung mga kapulisan dahil ang namumuno po ay puro patayan, yung laman ng utak, diba? Oo. Pero eto, may tiwala, malaki po yung tiwala ko dyan sa mga kapulisan natin na nasa Davao ngayon. No? Na nag-iikot dyan sa lugar ni Kibuloy. Oo. Malaki po yung tiwala natin dyan. Diba? Hindi po nila gagawin na manguhan ang hindi sa kanila. Diba? Oo. So, yun po. O, tuloy natin to. Inyong isinagawa. Did you come in contact with our operating personnel? Apo. Wala kaming nakahawakan o ginalaw na COGC personnel. So, sa namatayan na yun, I don't think na related yun or na-related yun sa isang sa kahit sino man sa mga personnel natin. Apo, pero ano po ang nabanggit sa inyo, General, na sanhi nung pagkamatay po nung member po na yun? Well, yeah, natural lang na sinira tayo. Sabi na, nakatatak daw dahil sa paglusob natin. Hindi naman ito paglusob. Hindi naman namin sila nilusob. Mm-hmm. Actually, ang paglusob kasi, abiglaan, lulusubin mo siya, mabubulaga sila. Yun yung paglusob. Sa pagkakaintindi ko po ha. Pero kasi itong kingdom, alam naman nila na darating talaga yung kapulisan. Actually, binalita pa nga nila muna sa kanilang isimen na eh. Diba na, ito yung ano, pupunta sila dito, papasok, lulusob sila. Ginamit nila yung salitang lusob para magmukhang grabe yung sitwasyon. Diba? Legal requirements na mag-announce tayo ng ating authority kung bakit tayo nandito at gusto natin na i-serve ang warrant of arrest sa mga kinaukulan. Apo. So, kinumply natin yun, if that may have affected the deceased, we are very, very, we could commiserate with the family and we offer our sincerest condolences. Apo. Jen, Jeff Caparas po, sir. Good morning. Yes, Jeff. Kumusta, sir? Nakapahinga na ba ng konti? Ganun lang talaga. Medyo ito lang. Sanay naman tayo sa ganitong trabaho eh. Yes, sir. Jen, kamusta po ang ambience ngayon dyan, ngayong umaga? Well, yun nga. Maganda na, naghihintay naman tayo na pagtapos sa kanilang worship at tayo nag-assemble na ng ating arresting teams na papasok at para maghanap kay Pastor para serve natin ang warrant sa kanya at sa kanyang mga kasama. Mm-hmm. Kamusta sir yung crowd nung KOJC? Mas dumadami ho ba? Simula kahapon? Actually, konti lang sila eh. Mm. Andun sa loob ang magugulo. Naghihintay lang talaga ng papasok sa i-distract ang ating mga polis. Mm-hmm. Nakapasok kami sa gate dahil kinontrol na nga natin ang gate para may egress and may free entrance and exit tayo. Mm-hmm. Pero itong mga to ay ang gugulo dun sa loob. Kaya medyo nahihirapan tayo talaga. Ito ba yung ano? Ito ba yung sinasabi niyo yung ginugulo niyo yung sinasabihan kasi nila yung ating mga kapulisan, oy, ginugulo niyo yung simbahan ito. 'Di ba? Simbahan ito. Pero kung nung pumasok na po yung kapulisan diyan, Fatma Tumix Vlog shoutout po ah. Nung pumasok na po yung ating mga kapulisan diyan, binastos po yung ating kapulisan, minura-mura. Yan ba yung ugali na itinuro sa inyo ng inyong pastor? Ang murahin yung kapulisan, babuin yung kapulisan, maghawa kayo ng ano, parang lalaban pa kayo eh. No? Walang hiyain yung kapulisan. Alam nyo, sa panahon ni Hesukristo, yung kanyang mga disipulo, nung hinuli si Hesukristo, hindi po pumalagyan. At saka si Hesukristo nagpahuli talaga. Pero si Kibuloy, kabaliktaran, nagtago. Oh, di ba? So dyan mo malalaman, ang totoo kasing anak ng Diyos, humble po yan. Humble. Ishtariray, shoutout po ha. Kaya Dali Adarni, shoutout. Humble po yan. Hindi po yan
marunong magmataas. Oo. Pero si Kibuloy, sabi pa nga niya, oh, kayo, ilan nanood sa akin ngayon? 4,600. Oh, sabi ni Kibuloy, siya daw po yung may-ari ng kaluluwa niyo. Payag kayo nun. General, I understand ang pag-serve natin ng warrant is may faces kayong isinit, ano, kahapon na tapos yung phase 1 and then nung kausap namin ng PIO po ninyo, nasa phase 2 na raw ho kayo. Ngayon po, nasa na ho tayong phase? Hindi, ito yung phase 2 natin. Ito na. Gagamitin natin ang mga equipment natin, ground penetrating radars. Kasi, ay, anyway, salamat po sa 1,700 tamsak natin dyan, ha. Tinitingnan natin, may mga suspicious kami mga locations na nakita na kahapon. So, kahapon, actually, nag-usap na kami initially ng kanilang mga abogado at ng mga officers nila rito. Okay naman sana kahapon, kaya lang inabot na tayo ng gabi. Kaya hindi na ako nag-insist na gamitin ang equipment dahil paggabi na at indifference to them naman para makapagpahinga naman sila. Oo nga, sir. Ayun. Mga kaservisyo. Ito po yung karugtong, ha. Ito po yung karugtong. Good morning, Arnel. Yes, Henry, maying buntag. Patuloy pa rin ang search operations ng Police Regional Office 11 sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin, Davao City para hanapin ang lider na si Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Natatawa, masingit ko lang po ito. Natatawa nga ako sa mga nagko-comment. Sabi niya, sabi ng mga nagko-comment, kagabi yun, sabi, uy, bullpoint man. Kamukha mo si Tori, ah. Tatay mo ba yan? Eh, inamin ko na. Sabi ko, oh, tatay ko yan. O, tamo? Yung tatay ko, ang angas ng tatay ko dyan sa Davao kasi tingnan niyo yung tatay ko. Hindi makapalag yung mga Duterte dyan. Walang magawa sa tatay ko na si Nicolas Tori. Oh, nakapalag ba kayo sa tatay ko? Hindi kayo uubra sa tatay ko. Tatay ko yan, Nicolas Tori! Oh. Ano? Kinaya niyo ba yung tatay ko? Wala kayo. Mahina kayo. Wala kayo sa tatay ko. Tatay ko yan. Proud ako dyan. Nag-iisang Nicolas Tori. Oh. Wala po. Putol na nga yata yung ilaw niyo ngayon dyan. Eh. Pati, ano pa yan? Pati tubig. So, at tatlong oras na yata na, halos tatlong oras na, na nasa loob ng compound ang nasa 2,000 mga pulis na naghahanap ngayon kay Kibuloy at sa mga kapwa nito akusado. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin sightings, ayon yan sa tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey. So nandito lang tayo sa labas ng KOJC compound at pinanonood natin via LED screen ang nangyayari sa loob kung saan ay nagkatensyon ang mga pulis at mga miyembro ng KOJC. Kasi ang sinasabi din ng isa sa mga miyembro na hindi raw sila pinapalabas ng compound at hindi rin daw umaalis ang mga pulis. Pero ang sabi naman ng PRO 11 ay hindi pa sila tapos sa paghahalughog sa buong compound para mahanap itong Ma'am Evis Kilibin, shoutout po, ah. Si Kibuloy. Matatanda ang kaninang alas 4 ng madaling araw ay dumating itong nasa 2,000 mga pulis mula sa PRO 11 at pumunta sila dito sa KOJC compound mula sa kanilang kampo sa Camp Katitipan. Ang daming pulis niya, no? Dami! Oh! Patay kayo dyan. Para ipatupad ang search warrant laban kay Kibuloy at sa mga akusado nito. Bandang 4:20 a.m. naman ay nagkausap sina Brigadier General Nicolas Tori III, ang Regional Director ng PRO 11, at ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion. So ipinresenta ng PNP ang kanilang alias warrant of arrest, pero kinwestiyon din ito ni Torion kasi sa Pasig City daw na-issue itong warrant of arrest. Teka, sabi dito ni Ricky Tapire or Tapire, nawala daw yung live. Nawala na yung live ng Isiminay?
Ah, baka pinutol na yung ano, yung ilaw doon. Wala na daw po live. Pero nanindigan naman ang PRO 11 na legal ang kanilang ginawang operasyon. Sa katunayan, ay pagkatapos nun, nagpatupad sila ng 30 minutes lang o kalahating oras na napalugit sa mga miyembro ng KOJC na buksan ang pusa ang gate dahil kung hindi ay presahang papasok ang mga pulis sa loob. Pero naging maayos naman ang pagpasok ng mga pulis dahil binuksan din ng KOJC members ang kanilang gate. So sa ngayon patuloy ang search operations at ayon sa PRO 11 ay hindi sila mananatili sila sa loob ng compound hanggat hindi nila nakikita at nahuhuli si Kibuloy at ang mga kapwa nito akusado. Henry? Pero Ernel, medyo malaki-laki yung compound na yan. It will take time talaga para talagang galugagin o galugadin ang malawak na compound na yan. Tama ka dyan, Henry. Nasa sana ang panggit kanina, nasa I think 5 hectares pa yung kingdom pa lang. At yun yung nakita natin na magtatatlong oras na ay naglalakad pa rin sila. Pinasok nila yung mga kwarto, mga opisina at yung Jose Maria College na paaralan ng KOJC. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahalughog nila sa loob ng compound. At sabi ng PRO 11 na hindi sila titigil hahalughugin nila ang bawat sulok daw ng compound na ito hanggang sa makita si Kibuloy. Dahil ang impormasyon talaga nila ay nandyan lang sa loob ng compound si Kibuloy. Kasi ang napapansin ko rin dyan, parang si Kibuloy kampante kasi kita niya kung paano siya ipagtanggol ng mga tao. So siguro na nakita ni Kibuloy na ay makikipagpatayan itong mga tao para sa akin. So safe ako dito sa loob. Kaya nga lang, pag ikaw ay mapuputulan na ng ilaw dyan, tubig, paano na kaya? Ayun ang tanong. Kasi ang pagkakaalam ko kung ilaw yung mapuputol, may generator naman daw sila eh, di ba? Paano pag tubig? Mag-practice ka na hindi maligo niyan. Okay, shoutout po sa inyo lahat dyan ha. Salamat po sa 1,891 thumbsack natin dyan. Maraming salamat po. So, malamang talagang very reliable yung kanilang information, ano? Dahil parang siguradong-sigurado ang PNP na nandyan nga. Ilan bang gusali basically ang nasa loob ng compound, Ernel? Hindi pa natin makumpirma kung ilang mga gusali ang nasa loob. Ang makita lang natin mula sa labas, kasi kahit ako, hindi pa ako nakapasok sa compound kasi medyo sa media, hindi sila nagpapapasok talaga ng ibang media. Ang nakita lang natin dito is yung king dome lang, yung napakalaking dome, no? And then bukod dyan na ay may mga gusali din ng Jose Maria College. Ito yung paaralan na nasa tabi lang ng nasa loob lang din ng KOJC compound. Hindi lang natin alam kung ilang gusali, pero nakita natin mula sa LED screen na malawak talaga yung area sa loob. Yung nasa labas ng compound, yung nasa perimeter, marami-rami rin mga pulis, ano? Bukod pa ito, yung nasa loob. Henry? Yung nasa perimeter, yung nasa labas ng compound, nakikita ko sa video, parang ang dami rin, no? Bukod pa ito, yung nasa loob at nakapasok ng mga pulis. Tama ka dyan, Henry. Karamihan sa mga pulis ay nasa loob, pero may mga augmented area kasi, augmented police na nasa labas lang din ng compound. At ngayon may inaanunsyo si Brigadier General Nicolas Torre at medyo nagkakasagutan sila sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC. Nagkakasagutan sila sa pamamagitan ng mga miyembro ng KOJC. So salamat ha, at nakita natin kung gaano talaga kasama, kasalbahe, kabastos
Oo, itong mga miyembro ng QOGC, padasal-dasal pa sila. Yung pala, mga bastos pala. Diba? Sabi nyo, ano kayo, maka-Diyos kayo. Oh, pero anong nangyayari? Bastos. Pati pa yung mga minor nilang anak, ha, inaharang po doon. Ginawang shield. Human shield. Matino ka bang nanay? Matino ka bang tatay? Bakit mo ginagawa sa anak mo yan? Ah, kasi ang siguro, ang sinasabi nila sa ang palaging pinapakain sa kanila ng pastor nila, ako ang bahala sa inyong kaluluwa. Ako ang bahala. Oh. Eh, syempre, yung anak mo, dahil uto-uto ka, naniwala ka dun sa manyakol, yaharang mo dyan. Ah, diba? K.O. Pakinggan natin, pakinggan natin, Arnel. Hello. So walang pwedeng po ang ina-announce ni General, walang pwedeng pumasok sa loob. Hindi ko narinig entry kasi medyo maingay talaga. Medyo pero dito Ernel, parang nadinig namin ano yung sinasabi sa magitan ng megaphone, no? Parang ang instruction ni General, walang papasok sa loob. So malamang walang papasok, walang lalabas. 'Yun ang instruction. Yeah, tama ka diyan, Henry. Yan yung parang ipinapatupad nila ngayon na kung yung mga miyembro ng KOJC na nasa labas ay hindi na pwedeng pumasok. Pero yung mga nasa loob daw, yung nasa loob pwedeng lumabas. Pwede daw lumabas. Yun yung inanunsyo ni Atore ngayon lang. Oh, mukhang ina-isolate na nila, no? Kung sino man yung nasa loob. Gaano karaming mga supporters ang nandiyan nakapaligid diyan sa compound o sa labas ng compound? Wala pa tayong estimate na figures, no, kung ilang mga supporters ba, pero maraming supporters ito sila kasi kaninang madaling araw inabangan natin sila bago pa dumating yung mga police. Makita natin mula sa labas na napakarami nila sa loob kasi parang may nagkaroon ng praise and worship sa loob kasi naririnig natin yung mga kantahan mula dito sa labas. At update lang din pala, kanina may... Okay, shoutout kay Mr. Poknota. Magandang gabi. Magandang gabi sa'yo. Hinimatay din na isang miyembro ng KOJC. Hinimatay siya dahil inatake daw sa puso na sinugod sa ospital. At may mga sugatan din daw ayon sa PRO 11 dahil na-tear gas sila ng mga polis. Pero sa pagkakaalam ko mga pre, ha, wala naman pong tear gas na binalita na lumabas po sa mainstream media. Wala po, no? At ang nagpapalabas lang naman po niyan yung mga vlogger po ng kabila, no? Nila Nicky Buloy. Yun po yung nagpapalabas na may tear gas daw. Pero kahit sila naman, yung mga vlogger nila, wala namang na-videohan na may tear gas talagang hinagis, no? Wala po, no? So, hindi naman tayo basta-basta maniniwala sa ganun, no? Oy, salamat po kay Ma'am Niza, Liza Nakay, ha, sa kanyang pakulay. Ayan, maraming salamat po sa blessings. Ayan. Nagkaroon ng komosyon, Ernel, kanina, nung pagpasok. Kasi kung na-tear gas, sabihin, merong komosyon. Yan yung tinanong natin sa PRO 11 na spokesperson kasi wala pa masyado siyang update sa loob. Pero sinabi niya na kung may na-tear gas daw sa loob, malamang ay may tension or may commotion or may resistance sa loob. Kaya ang sinasabi nila na legal naman, okay naman daw na gumamit ng tear gas kung may commotion nangyayari. Yun marahil ang dahilan kung bakit pinagbabawalan ng PNP na pumasok yung mga supporters. Tama. Ano? Ma'am Mels 1971, shoutout po, ah. Pwedeng lumabas para mabawasan yung nasa loob, pero hindi pwedeng pumasok, no, Ernel? Oo. Yes, Henry,
yung pinapatupad niyo. May mga inaanunsyo si Brigadier General Nicolas Torre dito na sa mga police na nagbibigay siya ng instruction kung anong mangyayari dito. Kasi ang sabi ng PRO 11 ay mananatili talaga sila sa loob hanggat hindi nila nakikita. So nagka-tension, nagkasagutan na naman itong mga miyembro ng KOJC. Sinasabi nila na martial law na daw ang ginagawa. Ang martial law po kasi, sa pagkakaalam ko ha, may curfew yan. Alas 10 oras ng gabi, bawal ka na lumabas. Diba? Bawal mong sagutin yung mga kapulisan o mura-murahin kasi may kalalagyan ka talaga. Yun yung pagkakaalam ko sa martial law. Okay? At bawal kang pumalag sa mga kapulisan. Yun yung martial law. Pero ngayon, minumura lang nila yung mga kapulisan eh. Hinahayaan nga lang sila eh. Oh, tapos kung ano-anong minsan, lumalabas sila ng bahay nila, ano ng oras. Minsan, madaling araw na, pinapabayaan lang naman sila. Okay lang. So, hindi po siya matatawag na martial law. Eh, tingnan nyo kasi kung ano yung martial law noon. Yun. Eh ngayon, iba. Naghihigpit lang po sila dahil si Kibuloy, hinahanap nila dyan sa lugar na yan. Diba? Nag-iingat lang din sila. Eh, baka mamaya malusutan sila. Diba? Parang pinapagalitan din nila yung mga polis na nagbabantay sa labas at ginagawa ang kanilang trabaho. Henry? Ang mga polis ba ay kamusta yung kanilang armas? Armado ba sila ng mahabang wait lang. Gusto ko lang, alam ko may mga nanonood dito na mga kampo ni Maharlika. Okay? May nanonood dito ng mga kampo ni Maharlika. Gusto ko lang na pinapaalam ko lang, bangkay na po siya ngayon. Hindi pa po namin nilibing. Buhay pa po. Buhay pa. Bangkay na po. Paglalamayan pa lang po namin yan. Pinapaalam ko lang po yan para paabot nyo ito kay Maharlika. Kung baka may kontak kayo dyan. Pukos na tayo dito. Baril? Dekalibreng baril? Sa nakikita natin ngayon ay wala namang dalang mga armas itong mga pulis. Pwera na lang sa ibang mga units like Special Action Force na may armas silang bit-bit. No? May nagtatanong, totoo ba daw kung patay na siya? Buhay pa po si Maharlika? Pinahiga ko lang sa kabaong. Buhay pa po, baka isipin nyo patay na. Buhay pa po. Masamanda mo yan eh. At may Civil Disturbance Management Unit na shield lang ang kanilang dala at yung iba naman ay may dalang mga batuta. Oh, nakikita ko parang yung iba parang anti-riot police lang, anti-riot troops, ano? Yes, Henry. Tama ka dyan. May mga anti-riot police kasi nga maraming mga members ito at kanina pa natin nakakita doon sa LED screen na may resistance na nangyayari at parang hindi pinapalusot nila yung mga police or either hindi nila pinapalusot yung mga members sa mga specific area. Diyan ba sa compound na yan, parang may gate, ano? Parang may gate. Papasok sa loob. Tama ba yun? May gate pagkatapos, parang may parang bridge ba yun? Or parang alley? Papasok doon sa loob ng compound? Yun yung hindi ko pa makita. Pero kung nandito ako sa labas kasi sa harap talaga ng gate ay ang harap na mismo ng kingdom yung nakikita natin. So malamang siguro sa likod nitong kingdom, yan yung mga gusali, mga structures. Sa ngayon ay at least diyan sa labas sa perimeter tahimik, ibig sabihin walang komosyon na nagaganap. Hindi natin alam sa loob. Dito sa labas
kasi nandito na nga sa labas ang regional director ng PRO at nagbibigay siya ng instruction, ay may mga naiwang mga miyembro sa labas na hinaharangan ng mga pulis. Ito yung medyo mataas ang emosyon nila. Pero wala namang mga physical talaga na ginutulak nilang mga pulis o ang mga pulis na tulak na ang mga miyembro. Wala namang ganong nangyayari. At dito sa highway naman, National Highway ng Buhangin, Davao City, ay sinara talaga ang three lanes para sa operasyon na ito. Pero at actually mabigat ang daloy ng trapiko sa unahan dahil nga sa limitadong road accessibility sa ngayon. Henry? Normal police operation siguro yan, binablock, no? Yung posibleng supporters na dadating dyan, no? I-roadblock talaga yan. Yun marahil ang nakaka-cause ng traffic dyan, kahit na umaga-umaga dyan sa Davao City. Well, Arnel, patuloy kami mag-aabang sa iyong report. Tingnan natin at abangan po natin yung susunod pang mangyayari, no? Kasi talagang matibay at matigas, makunat po ito si Kibuloy. Talagang ayaw pong sumuko, no? Hindi niya nirerespeto yung ating batas. May warrant of arrest na naman. Nalabasan na nga siya ng warrant of arrest. Tama. Oo. Shoutout kay PJ Reacts. Bigyan ko nga ito ng jacket. Oo. Ayan. So, hindi pa rin. Matigas pa rin. Parang, ito kasi, sa nakikita ko ah, si Kibuloy kasi, parang nabibaby siya sa panahon ni Digong. No? Kaya medyo lumaki yung ulo. Kaya feeling niya, siya yung nakakataas sa batas. Tandaan po natin, wala pong nakakataas sa batas. Okay? Yun po yun. O, so ngayon po, bigyan po natin ng reaksyon si Maharlika.